Ang ozone layer ay matatagpuan sa ating atmosphere kung saan naglalakbay ang mga eroplano. Ang ozone layer ang nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa ultraviolet radiation o UV rays. Ang UV rays ay pwedeng makalikha ng cancer. Ang ozone ay isang di pangkaraniwang anyo ng oxygen na merong tatlong atoms o tinatawag na triatomic oxygen molecule. Paano ba nabubuo ang ozone? Ito ay nabubuo kapag ang UV rays na galing sa araw ay tumatama sa karaniwang oxygen na binubuo ng dalawang atoms o tinatawag na diatomic oxygen molecule. Pinaghihiwalay ng UV rays ang dalawang atom ng oxygen. Ngayon, etong nag-iisang oxygen atom o tinatawag na monoatomic oxygen molecule ay didikit sa ibang diatomic oxygen molecule upang maging ozone. Paano nasisira ang ozone layer? May dalawang paraan kung paano nasisira ang ozone layer natin. Una ay ang tinatawag na natural na proseso. Katulad ng pagbuo ng ozone, nasisira din ang ozone pag tinamaan ito ng UV rays. Maghihiwalay sila at magiging monoatomic oxygen molecule at diatomic oxygen molecule. Ngayon, etong monoatomic oxygen molecule ay didikit sa iba pang monoatomic oxygen molecule at magiging diatomic oxygen molecule. Pangalawa naman ay dahil sa mga kemikal na gawa ng tao tulad ng chlorofluorocarbon o tinatawag na CFC. Ang CFC ay ginagamit natin sa mga kagamitang panlamig katulad ng refrigerator at aircon. Ginagamit din ang CFC sa paggawa ng styrofoam. Kapag ang UV rays ay tumama sa CFC molecule, natatanggal ang chlorine atom nito. Ang chlorine atom na ito ay aagawin ng isang oxygen atom sa ozone molecule. Ang resulta nito ay isang diatomic oxygen molecule at chlorine monoxide molecule. Ngayon, ang oxygen na nakadikit sa chlorine ay aagawin naman ng isang monoatomic oxygen molecule. Ang nakawalang chlorine ay uulitin na naman ang ginagawa niya. Ito ang dahilan sa napakabilis na pagkawala ng ating ozone layer. Karagdagang kaalaman! Alam niyo ba kung bakit ang pagkakasira ng ozone layer ay karaniwang nakikita sa polar regions tulad ng Antarctica? May tatlong dahilan kung bakit. Una, merong malakas na hangin na tinatawag na polar vortex na siyang pumipigil sa paghalo ng hangin galing sa ibang panig ng mundo. Kaya kung nauubos na ang ozone layer dito sa lugar na to, magiging mabagal ang proseso ng pagbuo ng panibagong ozone. Pangalawa ay ang pagkakabuo ng polar stratospheric cloud o PSC, lalo na sa panahon ng taglamig o winter season. Ang PSC ay nagbibigay ng mga chlorine atoms sa atmosphere. Ang mga chlorine atoms na to ang siyang sumisira ng ozone. Pangatlo ay dahil nasa polar region ang may pinaka mababang temperatura na nagpapabilis ng pagkasira ng ozone.